Hello, good morning mga kaibigan. Muli, ako ay narito ulit sa inyo para maghatid ng munting kaalaman at baka sakali na makatulong ito sa ilan na nakakaranas ng ganitong mga sakit. Ang tatalakay natin ngayon ay may kaugnayan dun sa sakit na alopecia o kaya pagkalugas ng buhok hanggang sa pagkakalbo. Ano ba yung ilan sa mga dahilan ng pagkakalbo o kaya pagkalugas ng buhok? Ayon sa pagsasaliksik, ang alopecia ay maaring dahil sa kakulangan ng vitamins and mineral sa ating katawan. At isa sa pinakamatinding dahilan nito ay ang sobrang stress o sobrang pag-iisip. Ano pa't yung ating katawan ay maaring bumaba ang immune system at nangihina. Ayun, isa sa mga dahilan yun. Kaya kung na-stress tayo, pwede tayong mag-relax-relax. No? Mamasyal. Kasama ng ating mga mahal sa buhay. Siyempre, kapag meron tayong ganitong karamdaman, medyo bumababa yung ating self-esteem o kaya yung medyo mababa yung pagtingin sa sarili kasi siyempre nakakabawas ito ng kagwapuhan. Nakakabawas din ito ng kagandahan lalo na sa mga babae na mahilig magpaganda at magpahaba ng buhok tapos makakalbo lang pala. No? Ngayon, ano ba yung mga paraan para maiwasan ito? O kung ano yung gagawin kung sakali na tayo ay mayroong alopecia o pagkalugas ng buhok. Ayon sa mga eksperto, ang ginagawa nila, siyempre, nag-endorse sila ng iba't ibang mga panggamot doon sa buhok para hindi ito malugas. O kaya kung ito ay nakakalbo man, nag-re-recommend sila ng mga pamahid sa ulo. Pero siyempre, dahil sa minsan ang ginagamit natin ay mga sintetiko o hindi natural, maring merong epekto sa iba na hindi maganda. No? Kaya sa umagang ito, pag-usapan natin ano ba yung paraan na natural o mga natural na paraan para kung sakali na tayo ay merong ganitong karamdaman, hindi tayo maapektuhan kasi natural na paraan nga eh. Bueno, maraming karanasan na merong may sakit na alopecia at gumamit sila ng mga natural na paraan. Ngayon, i-recommend ako sa inyo yung isa sa nasubukan ko na kasi alam niyo nung high school ako, naranasan ko na malugas ang buhok dahil doon sa paggamit ng isang shampoo na ipinopromote noon ng isang kilalang factory ng shampoo. No. Ang isa sa paraan na pwede kong i-share sa inyo, no, ay yung paggamit ng alternatibong paraan tulad nga ng banggit ko, natural na paraan. Ano ba yung natural na paraan? Siyempre, pangkaraniwan na para walang epekto sa ating anit ng ulo, gagamit tayo ng mga natural na bagay na ginagamit din lang naman natin sa kusina. Kaya kung ginagamit natin sa kusina, ibig sabihin, pwedeng i-intake natin ito o pagkain ito, wala siyang side effect. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yun. Gagawin natin ito. Pero sasabihin ko na sa inyo kung ano yun. Ano? Ito yung tanglad. Kilalang-kilala ang tanglad, pampasarap ito ng ating pagkain. Tapos, gagamit din tayo ng gata na nyog. No? Kaya ng unang panahon, nakikita ko nung bata pa ako, yung kakang gata, ginagamit ito ng mga matatanda doon sa amin. Alala na kapag maliligo sila, naglalagay sila ng kakang gata bago sila maliligo. Ayun. Tapos, pwede rin samahan ito ng damong Maria. Yung damong Maria, sa ibang tawag nito ay
Artemisa. Ang Artemisa ay ginagamit din ito noong unang panahon pa ng ating mga ninuno bilang alternatibong pampahusay ng ating katawan kung meron tayong mga sakit. Kaya papakita ko sa inyo kung paano ito ihahanda. Na? Sige, titingnan, papakita ko pa sa inyo. Ayan, ito po yon. Ito yung Artemisa. Ang gagawin dito ay dudurugin itong mabuti para lumabas yung katas. Pagkatapos, ihalo dito sa kakanggata. Siyempre, tulad ng sinabi ko kanina, hahaluan din ito ng tanlad. Ito tanlad. Napakasarap ng ulam pag may tanlad, lalo na kapag may gata. Diba? So, pag pinaghalo yan, pag dinurog yung mabuti, tapos hinalo dito sa kakanggata, bago maliligo, i-apply po diyan sa ating ulo. Siguro, patatagalin ng mga 10 to 15 minutes, tapos babanlawan na. Kaya nakita nyo yung buhok ko, kahit papaano na naglugas ito, medyo tumubo uli. Kasi nga, ginawa ko ito noong naglugas yung buhok ko. Kaya, yun. Medyo kahit papaano, hindi na ako kalbo ngayon. No. Kasi, so, sana nagustuhan nyo yung aking munting video at nakatulong sa ilan na nag-iisip kung paano lulunasan yung sakit na alopecia na pangkaraniwan nangyayari sa ngayon. Ano. Okay, salamat po. Sana nagustuhan nyo ang aking video at pakisuyo na i-share nyo ito at mag-subscribe para sa susunod na aking pagbibigay ng mga simpleng mga kaalaman ay mapanood pa ninyo. Okay, salamat po.